Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw ay magluluto tayo ng chicken. Una, maglagay tayo ng mantika sa kawali, painitin at ilagay yung patatas na hiniwa lang ng pa-cubes, isang piraso. At lutuin hanggang sa magkaroon lang ng dark spot. At isunod na rin yung carrots. Ganun din, hiniwa rin din ng pa-cubes at iluto lang din hanggang sa maluto rin yung carrots. Pagkatapos niyan, tanggalin lang sa kawali at saka isit aside. Pagkatapos, bawasan yung mantika sa kawali at igisa na yung 5 cloves na bawang na hiniwa ng pamins. Ihalo lang hanggang sa maglabas ng aroma yung bawang. Pagkatapos, isunod na rin yung luya na 1 thumb lang din at saka hiniwa lang din ng pahaba. Ihalo lang hanggang sa maamoy mo na rin yung kanyang masarap na aroma. Pagkatapos, isunod na rin yung sibuyas na hiniwa lang din. At ganun lang din ang process, ihalo lang din hanggang sa mag-translucent. Pagkatapos niyan, isunod na rin natin ilagay yung chicken na 1 kilo lang at hiniwa lang din siya ng pa-serving cut. Pagkatapos niyan, ganyan lang din, ihalo lang natin hanggang sa magisa yung chicken, hanggang sa maglabas na siya ng sarili niyang mantika o yung chicken natin mismo ay nagmamantika na. At pagkatapos niyan, igilid muna natin yung chicken sa ating kawali at maglagay na tayo ng 1 tablespoon na tomato paste. Itunaw lang, ganyan lang, ihalo lang din o tunawin muna siya natin sa ating mantika at maglagay na rin tayo ng 1 tablespoon din na soybean paste na optional lang din. Pagkatapos, ihalo na rin sa chicken hanggang sa mag-well combine yung lahat dyan sa chicken, yung ating tomato paste at saka yung soybean paste at chicken mismo. Pagkatapos niyan, maglagay na tayo ng at least 2 tablespoon na patis. At lagyan din natin ng paminta na mga 1 teaspoon lang din. At ganun lang din, ihalo lang siya hanggang sa mahalo lahat ng ingredients natin sa chicken. Pagkatapos, maglagay na rin tayo ng at least 2 tablespoon na liver spread, yung isang lata na 85 grams. Pagkatapos niyan, ihalo lang din hanggang sa mahalo lang din yung liver spread sa ating chicken. Sa puntong ito na nahalo na rin yan mabuti, maglagay na tayo ng tubig, 1 cup lang, at ihalo lang din at siguraduhin lang din na matanggal mo yung toast nga nakadikit sa kawali habang hinahalo mo. At pagkatapos niyan, takpan na natin para palambutin yung ating chicken. Pagkakulo niyan, buksan muna natin ulit, ilagay na natin yung isabay na natin sa pagpalambot yung patatas natin at saka carrots na pinirito natin kanina. Gayan yan, ihalo lang ng bahagya, pagkatapos takpan ulit hanggang sa matuluyan na lumambot yung ating chicken at saka at the same time yung carrots at saka patatas na rin. Pagka at this point mga kalasa na medyo nakita mo na nag-reduce na yung sauce ng ating chicken, ihalo natin ulit at saka ilagay na natin yung ating bell pepper dahil sigurado naman naluto na yung chicken at saka patatas. At maglagay na rin tayo ng green peas. Ihalo lang din hanggang sa mahalo lang din yan pero dahan-dahan lang para hindi madurog. Pagkatapos niyan, maglagay na rin tayo ng 3 pirasong siling labuyo. Optional kung mayroong batang kakain. Depende sa iyo basta matolerate mo lang yung anghang. At ihalo lang pagkatapos niyan, tikman natin kung okay na yung timpla natin. Maglagay pala tayo mga kalasa ng 2 tablespoon na asukal, nakalimutan niyan. Kaya pala ganyan ang timpla. Kaya pagkatapos niyan, ihalo lang natin hanggang sa matunaw yung asukal at saka ma-well combine din yan sa ating chicken. At pagkatapos natin ihalo mabuti yung natunaw na yung asukal, tikman natin ulit. Maglagay na rin tayo pala ng olives na nakalimutan din pero naihabol pa rin. Wag lang yung pag nakalimutan ka na ng jowa mo, wag ka nang humabol. Joke lang, charot. Kaya ihalo lang hanggang sa
Mahalo lang ng mabuti. Pagkatapos niyan, ready to serve na yan yung ating chicken caldereta na talaga namang siguradong-sigurado na naman na mag-i-enjoy ang buong family sa kanilang masarap na hapunan. Ilagay na lang natin yan mga kalasa sa ating serving plate. Ito na mga kalasa, presenting yung ating chicken caldereta na talaga namang sus pa lang, talagang mapapa-extra rice ka na. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo tong ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag mo na rin kalimutan i-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa mga kalasa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!